tingnan natin. So yan, lalagay na natin yung isang frame ng steel window. Unahin mo nang ilagay yung frame bago yung mga salamin para hindi mabalbal. Ay, hindi mabasag pala. Ganyan. Dalawang unit to yung project natin ngayon, dalawang unit na parang apartment, dalawang butas. Tatabasin niyang konti para mag-fit. Ay, tutulit niya pala. Muntik na manabo mga kaibigan. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in myself.
Si bakit? Nilalakad kong kahit. Ito tong banat. Temporary lang naman yan. Nakahawak talaga dyan. Sementong iyanod dyan eh. Iyaambad dun sa mismong frame. Squala. Patalakad. Tanggawa mo nandun. Nung makadukuya. Diyan. Tulid dyan. Tulid na. Karin. Wala makapalubya ka rin eh. Patas. Yan mga nyan. Tayo. Wah, katulid na. Okay. Okay eh. Magaling, magaling. Update tayo mga boss. Nalagay na yung ating mga bintana. Ito yung mga bintana. Nalagay na. Tapos na yung sa taas. Ito by 4 na ano, si Parlings. Nilagyan ng ano sa si Parlings na linagyan ng ano ng palaman doon sa may kabilang paste para tumigas siya. Ayan, ito po stali na. Tapos check natin sa taas nyan. Ito yung space na yan para yan sa hagdan. Hagdan, may sample ng hagdan sa kabila. Tignan natin. Yan yung hagdan. Yan. Spiral. Kit tayo. Okay tayo mga boss. Project natin dito sa bahay ni Father. Ito na yung itsura niya sa taas. Nakasinta natin yung mga poste. Yung sa taas. Sa mapapansin mo mga boss, marami siyang bintana sa taas para presko. Mapapansin niyo boss, naka-forma na yung mga para sa ano, naka-forma na yung para sa poste. Yan yon. Tataas pa ng konti yan, tapos buhusan pa. Medyo marami pang trabaho dito. Pero update ko kayo ulit sa susunod na vlog kapag natapos na yung paglagay ng mga bintana dito sa taas. Ito, yung mga space na yan. Lalagyan ng mga bintana yan. Tsaka yung pagbububong niya sa second floor mismo. Ito yung flooring niya mismo mga boss. Bale, gumamit tayo na si Parlings na 2x4. Tapos gagamitin natin ang plyboard na 3/4. Ito, 3/4. Ito yung si Parlings na sinasabi ko na magiging flooring niya. Linagyan natin siya ng ganito para matibay. Hindi siya yung lettersing ganon. Hindi siya gaganon kasi mayroon siyang ano, tukod. Tubular sana pero mas matipid daw yung ganito. Tapos dito sa dulo niya mga boss, dito sa dulo yung patungan, doble siya, nakadoble na dalawa si Parlings na nag-asawa. Yan. Tapos dito sa frame, pinaka-frame ng mismong flooring niya, makikita niyo yung mga si Parlings naka
built-in na doon sa mismong wall. Yan. Paikot yan hanggang doon sa dulo. Bali doon sa ilalim, dalawang unit siya dito sa taas. Magkikita sila sa buong flooring na bakal. So, makakatipid ka mga boss. Pag ganitong klaseng flooring ang ginawa mo, tapos tibayan mo na lang, dagdagan mo yung mga braces. Mga braces tulad ng pag-anon na nag-aasinta pa kasi kaya medyo makalat, pero ganyan talaga sa construction. Medyo makalat. Yung mga boss. Ito yung kabila naman, wala tayong bababaan dito kasi wala tayong agdan, gagawin pa lang, baka lamang makaspiral din yun katulad yung sa inakitan natin. Ganun din dito, nakaframe sya ng 2x4 na doble sya, tsaka yung sa gitnang yun doble din yun. Bay. Tapos na malalaglag. Diba nga tayo mga boss? At naiwiwiwit na ako. Ito yung challenging, medyo matarik yung pababa niya. Lalagyan pa ng hawakan to. Eh. Medyo matarik siya. Handaan lang. Yan. Ayun, makikita niya sa tara. Nag-asawa niya lang. Yun. Isa yun mga boss. Kaya sa pinaka flooring niya, pinapakita ko lang yung set ng sleeper legs. Ayan. Tsaka yung spiral na hagdan. Update ko yun ulit pagka may development. O, paliwanag mo pamaya po. Nunang gawa. Ito nga pala yung ilalagay natin sa taas. Mga steel window. Matibay kasi yan kesa sa sliding. Tsaka mas affordable. Tulad nung linagay natin dito. Bali ano sila sa dalawa tatlo apat dito sa kabilang unit, tapos sa kabila apat din yata yan. Ayun. Ito naman ilalagay natin sa taas. Yan, yung mga nasa taas na yan. Tapos ito yung mga mba, stainless. Nabili namin yan, nasa 1.5 bisa yata ito. O 2,000. May bisagra na kagad. Yan.
Yan ang ilalagay natin doon sa mga pintuan niya. Mga ambon stainless. Tapos, ano pa ba? Kamias. Yan. Yan yung pinaka-ano niya, view. Si father ang gumagawa. Namamagkano ka na sa project mong yan, engineer? Wala pa naman 100. Wala pang 100,000? Siya lang, saka yung dalawang kapatid ang gumagawa dyan. Kaya nakakatipid sa labor. Pinaka-view niya. Yung malapad na nakita natin kanina, yung steel window dyan nilalagay sa kabila niya. Dyan, tsaka doon sa kabila. Dito. Yan. Yun ang ilalagay kanina, yung tinignan natin kanina. Ito. Total na gastos nila, mga 100 daw. Nasa 100 na. Hello, black bakal. Tsaka yung mga ano, sipar links na ginamit. Yung pinaka-prime niya yon. Ito. Dalawa rin yan. Binaon nila sa biga yan. Nakabaon sa biga mismo. Yung ginawa nila yung mga frame niya. Yung papatungan ng mismong flooring ng second floor. Bali, doble siya. Tapos yung pinaka-kilo niya, yung kilo, itong dalawang 2x4 na si Farlings. Pinagtaob siya. Bali, magiging parang tubular siya na 4x4. Kaya mas matibay. Siyempre yung mga sipar links, merong ano, yung mga tukod sa gitna yan para matibay din. Parang tubular na rin siya nun. Yan mga guys. Ganyan kalupet ang ating mga kasamang gumagawa dito. Baso makakatipid ka sa flooring mo. Nasubukan na namin to. Kaya alam na yun, matibay siya. So, kung nagpapagawa ka ng bahay, pwede mong consider ang idea ng to. Which is effective naman talaga. So, yun guys. Nakita na natin kung anong mga project na gagawin sa susunod. Yung lalagay nga yung flooring. Mga plyboard. Tsaka yung mga bintana sa taas. Yung susunod natin may video. Sa susunod na upload ko, update dito sa project na 2-story building, 2 unit siya. Okay, see you.